Muling sinipat ni Danica ang sarili sa salamin bago lumabas ng apartment. Lahat ng kaba, takot at pag-aalinlangan ay kailangan niyang itapon sa mga panahong ito. Nasa ospital ang Mama Sylvia niya at kailangan mo operahan ka agad. Kung hindi ay baka hindi na ito makalakad. Noong isang araw ay nabangga ito ng humaharurot na Ford Expedition. Ngunit dahil walang kasama ang ina, ay hindi ito nasakluluhan kaagad ng takbuhan ng nakabangga. Hindi malinaw sa CCTV footage ang plaka ng sasakyan kaya wala silang mahahabol sa gastusin sa pagpapagamot. Ang paa nito ang napuruhan at kailangang operahan para maisalba't hindi manganib ang paglakad nito. They need 250,000 kasama ng 6 na buwang therapy. At dahil hindi rin ito makakapaghanap buhay ay wala silang panggastos. Dahil siya'y nag-aaral pa lamang. She sighed in desperation. Matagal na silang hindi lumalapit sa mga kamag-anak ng ina sa Batangas mula nang ipinagbuntis siya nito sa isang lalaking may asawa, Marcos Olivan. Itong pangalan ng ama ayon kay Mama Sylvia. Nakilala to ng ina sa isang medical mission sa kanilang bayan. Ngunit kahit na lamang nabuntis nito si Sylvia, ay iniwan din sila dahil kasal na ito't may 2 ng anak sa Maynila. Noong ipinanganak si Danica, literal na walang tumayong ama sa kanya, kaya ang gamit niyang apelyido ay sa ina. Siya ngayon ay si Danica Marta Gamboa. Noong matapos si Danica ng high school ay namasukan siyang sales lady sa isang sikat na department store sa Maynila at kinuha niyang ina mula sa Batangas para may makasama sa apartment. Nakilala at naging malapit na kaibigan niya si Lizette na kalaunan ay tumigil sa pagtatrabaho sa mall at nauwi sa pagiging escort girl. Hindi ni Danica ito masisisi, 6 pang naiwan itong kapatid sa Leyte na lahat ipinapaaral nito bukod pa sa mga gastusin itong pansarili dito sa Maynila. Dahil sa trabaho nito ngayon, kahit ito man ay nakakapag-aral na rin sa kolehiyo. Life needs money to live it. Katulad niya na ngayon ay nangangailangan ng malaking halaga para mabuhay ang ina. 2 taon nang nakakaraan ang pilitin ni Danica ang ina na sabihin kung sinong tunay niyang ama. Inabot nito ang calling card na naninilaw na sa kalumaan. Naroon ang pangalan ng doktor, ospital na pinagtatrabahuhan at ang telepono nito. Ngunit dahil 18 taon na ang nakakaraan, ay iba na ang lahat ng detalyeng nakasulat doon. Ang sabi ng ospital na pinagtanungan ni Danica ay lumipat na ito sa St. Luke's, sa Quezon City at sa Makati Medical Center. Sinubukan yung puntahan ng ospital sa Quezon City na binigay ng receptionist at naabutan nga doon ng ama. Pagkatapos magpa-appointment dahil sa akalang pasyente siya ay nakausap ni Danica ito, ngunit tiniling niya na makausap to ng sarilinan. Nagpakilala siyang anak ni Sylvia Gamboa. Nung uni na bigla ito ngunit sa huli niyakap siya at humingi ng tawad sa kanya. Hindi man lubos na napatawad ay tinanggap nitong alok na tulong na pag-aralin siya sa kolehiyo. Yun man lang daw ay makabawi ito sa kanilang mag-ina. Buwan-buwan ay nagpupunta si Danica sa opisina nito para makuha ang pang-tuition at allowance niya. Pinakiusap naman ng ama na sana'y maging lihim pa rin ng lahat. May sakit sa puso ang asawa nito at ayaw niyang magkaroon ng anumang gulo oras na malamang may anak ito sa labas. At wala si Danica'ng magawa kundi pumayag dahil wala na rin naman siyang magagawa. Ginamit na lang niya ang sirkumstansyang iyon para makatapos pa rin ng pag-aaral at maiahon silang mag-ina sa hirap. Sinubukan niya humingi ng tulong sa ama ngayon nasa ospital ang ina, ngunit ang sabi ng sekretarya nito ay nasa Amerika si Marco para sa operasyon ng asawang may sakit sa puso. In short, matatagalan ito doon at tumandar ng pamamalagi ng ina sa ospital at kailangan din ng agarang operasyon nito. Desperate time calls for desperate measures, Danny. Wika ni Lizette sa kanya na makitang pag-aalinlangan niya. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong trabaho, pero isipin mo na lang kapakanan ng mama mo. Saan ka kukuha ng ganong halaga sa loob ng 24 oras? Muli ni Danica ang sinipat ang sarili. Ibang-ibang itsura niya ngayon. Leather pants and leather jacket. Ang pangitaas niya itim rin na sleeveless blouse. Tila nagluluksa siya ngayon para sa sarili sa kalagayan niya.
pero mukha'y may makapal na makeup at pulang-pulang lipstick at pinakulot ang buhok gamit ang plancha. Lahat ng iyon ay pinagamit ni Lizette sa kanya. Huwag kang mag-alala, ang makakasama natin ngayon ay batang mayaman at hindi mga DOM. Sinabi ko na kay Brandon na magdala na kaibigang matino pero abot langit ang yaman. Ang Brandon na tinutukoy nito ay isang batang businessman na regular na kumukuha sa kaibigan kapag may mga lakad sa club. May girlfriend ang Brandon na ito, ngunit tumitikim pa rin ang babaeng escort girls katulad ni Lizette. Nagtaksi sila papunta sa club nang mahigit isang oras ang layo mula sa inuupahang apartment sa Quezon City. Alas 10 ng gabi, ngunit matraffic pa din, kaya halos mag-alas 12 na sila nakarating sa club. Tulad ng inaasahan ni maraming tao sa loob, maraming mga kabataang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Mausok dahil sa sigarilyo at amoy alak ang mga taong nandoon. Pagpasok nila ay pinagtitinginan sila na hindi naman si Danica kinagulat. High school pa lang siya ay alam niyang asset niya ng magandang muka at kutis. Nakuha niya yun kay Marco, isang half American. Nakita niyang may lumapit ni isang lalaki sa kanila at nagpakilala sa kanya. Pinisil ni Lizette ang kamay niya at binulungang tanggapin iyon, pero magpaalam ka agad dahil meron na silang kadate. Sinunod ni Danica ito at nakipagkamay sa lalaki kahit kumakangisi ito ay tila manyaki sa kanto. Nagpaalam siya ng maayos sa kahinilan na siya na kaibigan. Papasok pa ng club, napabuntong hininga siya, paano kung ganun ang lalaking imimitap niya rito ngayon? Kahit yata bayaran siya ng 5 milyon, hindi niya magagawang sumama doon. Iginiya siya ni Lizette sa bar counter at umorder ito ng 2 shot glass. Hindi niya alam kung anong tawag doon dahil hindi naman siya sanay uminom. Drink this. Inabot sa kanya ni Lizette ang isa't isa'y nilagok at tuloy-tuloy. Kailangan mo yan dahil tingin ko kanina ka pa nanginginig sa takot. You'll meet a laugh of those in this club. Huwag kang papasindak. Tinitigan ni Danica ang hawak sa kakaagad na nilagok. Agad naramdaman ang guhit sa lalamunan at bahagyang umikot ang paningin. Ano ba itong pinainom mo sa akin? Pagalit niyang sabi. Pampalakas ng loob at pampakapal ng mukha. Tara na, nandun sila sa dulo. Hinila siya nitong muli at tumapat sila sa 2 lalaking nakaupo sa couch sa dulo ng club. Hi Brandon, meet my friend, Danny. Danny, meet my friend, Brandon. Pakilala niya sa kanilang dalawa. Ang kasama nitong lalaki ay nakatingin lang sa kanila. Hi, I didn't know you have a gorgeous friend. Available din ba yan? Tanong nito. Hindi siya para sa'yo, sagot nito sa lalaking pabiro. Ginawa mo pa akong bugaw. Anyway, is this your friend? Ah, yes. Meet Sandro. Single and ready to mingle. Tumawa to, nilahad naman itong kamay kay Lizette at sa kanya. I'm Sandro. Wika nito tamad ng umiti, pagkatapos ay umupong muli na tila wala naman sa mood na makipag-usap. Umupo si Lizette sa tabi ni Brandon. At ang naiwan na lang na bakanting espasyo ay ang sa tabi ni Sandro. Sinanyasan siya ni Lizette na umupo kaya tumabi na rin siya dito. Inabutan siya kaagad ng inumin ni Lizette at nagbigay ng warning look na inumin iyon. Another shot glass. Nilagok ni Danica yung muli. You look familiar. Wika na kaibigan kay Sandro. He poses for magazines, a rich man, a model, and a doctor. Sagot ni Brandon. Oh, good catch. Wika ni Lizette at nakita ni Danica ang panguuyam ng ngiti nito sa kaibigan. Pagkatapos ay tumayo ito at lumipat sa bar counter at humingi ng inumin sa bartender. Hinintay nilang makabalik ito at hindi ito bumalik bagkos ay uminom itong mag-isa at talaga palang iniwan sila. Suplado naman yung dinala mo, wika ni Lizette kay Brandon. Actually, hindi ko siya dinala dito. His brother owns this place at nang tinanong ko kung nasan siya, tinuro niyang club na to. Maybe he's not interested, sagot nito. Pinanghinaan si Danica ng loob, wala naman pala siyang mapapala sa pagpunta niya ngayon dito. Akala niya masosolusyonan niya na ang problema sa pera. Nagsimula nang magharutan ng 2 kaharap at nairita siya sa ginagawa ng mga ito na tila wala siya doon. Kung sa bagay ay halos lahat na magkakapareha doon ay walang ginawa kung hindi maglingkisan. Yumuko siya at muling nahagip ang isa pang shot glass na hindi ginalaw ni Lizette. Nilagok niyang muli at nakaramdam siya ng hilo. Sumandal siya at pumikit. Aakit lang kami sa VIP room. Ikaw nang bahala kay Mr. Suplado.
bulong na kaibigan saka umalis kasama ni Brandon at umakyat sa ikalawang palapag ng club. Napasapo si Danica sa noot na dismaya. Kung uuwi siya, ituloyan niya ng sinuko ang kaligtasan ng Mama Sylvia niya. Napalingon si Sandro sa kinaroroonan ng babae. Nakayuko ito sa po ang ulo na tila may malaking suliraning dala. Napamura siya sa sarili. Nang tinawagan siya ni Brandon kanina ay wala itong sinabing may kasama itong babae. Though he knew, Brandon is a certified womanizer at lagi naman itong may kasamang babae pag nandito sa club. Ngunit ang magdala pa ng babae para sa kanyang kinagulat niya at hindi lang babae. Isang magandang babae. She doesn't look like one of those girls na nagpapabayad kapalit na serbisyong sexual. She looked innocent and shy. Hindi niya ito narinig ng salita. But her presence alone makes his blood boil. Lalo kanina nagkadikit ang mga siko nila nang upo ito sa tabi niya. That is why he had to walk away. Kung baguhan pa ito sa pag-escort ay ayaw niyang masama sa listahan nito. Hindi naman siya katulad ni Brandon. Nang muli si Sandrong lumingon ay mag-isa pa rin ito. Malamang iniwan na ito ni Brandon para pumunta sa VIP room ng club. Tangka niyang aalisin ang tingin sa dalaga nang mahagip naman ang tingin ng lalaking papalapit dito. Isang congressman na mahilig sa mga bata. Muli siyang napamurat kaagad na bumalik sa pwesto ng babae. Bago pa ito naiabot ang pakikipagkamay sa congressman ay nahapit na niyang bewang nito at alam ni Sandra na nagulat ang dalaga. Tinanggap pa rin naman ito ang kamay ng lalaki pero umalis din kaagad ang congressman nang makitang kasama siya nito. Nagulat si Danica sa inasal ni Sandro at agad umahon ang init sa katawan niya nang lumapat ang matipon nitong braso sa bewang niya. Alam niyang lasing na siya dahil mula kanina ay nakakalimang shot glass na yata siya. Tama si Lizette, nakakapagbigay ng lakas ng loob ang epekto ng alak. He remained herself again why she is in this goddamn place after all. Your arms are on my waist, Mr. Whoever you are. At bakit mo tinaboy ang gusto makipagkilala sa akin? Tinigasan niyang boses at tinitigan to sa mata. May kung anong karisma naman yata ito dahil siya rin na nagbaba ng tingin. Tumaas ang kilay nito nang hindi na siya muling nakapagsalita. Where's your consistency? Tanong nito at umupo sa harap niya. Nasiwa si Danica sa pagkakatiting nito na mukhang walang balak ibaling sa iba ang mata. Aaminin niya, malakas ang personalidad nito. The most handsome man she has ever met, but intimidating at the same time. At kung totoong mayaman ito, ay sana'y willing maglabas ng pera. At least, hindi niya pagsisisihan ng isang gabing ipagkakaloob niya ang sarili kung ganito naman kalakas ang atraksyon. Kung sakali mang pumayag ito, umalis ka na kanina, what made you come back? Pinag-cross niyang mga hita at muling nakipagtitigan dito. It's showtime, wika ni Danica sa sarili. Well, you got me curious. You look like a 16-year-old girl at hindi ka bagay sa lugar na to. First, I'm 19 already. At saan ako sa tingin mo naroon dapat? What is your name again? Danica. So why are you here? Diretso ni Sandro ang tanong sa kanya, hindi ni Danica kaagad nasagot. Ang akala niya ang katulad ni Brandon ang makakamitap niya. Naghahanap ng one-night stand at hindi na itatanong kung bakit siya naroon. Sa inasal ni Sandro ngayon ay hindi ito pumapatol sa mga bayarang babae. Malamang may girlfriend o asawa na to. I need money, matapat ni Danica na sagot. Hindi naman sila magkakilala kaya't bahala na ito kung anong gusto nitong isipin. Mag-aalauna na ng madaling araw pero wala pang nangyayari sa mga plano niya. Are you willing to pay? Tila naman inasahan na nitong sasabihin niya. I thought so. Ano kapalit? One night with me. How much? 500,000. Isang malakas na tawang pinakawala ni Sandron ay kinainsulto ni Danica. Lumapit ang waiter at may inabot na ladies drink nang tanungin ni Danica kung kanino ay tinuro nitong lalaking lumapit kanina. Gusto niyang manghilakbot nang kumindat pa ito sa kanya, ngunit inilabas ng pinakamatamis na ngiti. Nakita niyang naningkitang mata ni Sandro. Half a million? Mahina nitong sabi tumayo para lumapit sa tabi niya at humarap. Gusto ni Danica umatras pero magmumukha lang siyang tanga. Dahil yun naman talagang pakay niya. Kailangan niyang maakit ito at pumayag na magbayad sa kanya. That's a lot when I can even get it for free. Alam mo ba kung ilang kababaihan ditong gustong makaulayaw ako kahit isang gabi lang? Pinaglandas nitong daliri sa leeg niya at pinanigan siya ng tuhod. Ang hininga nito umaabot sa pisngi niya at nagdudulot ng kakaibang pakiramdam.
Marahil ay dala ng ala kaya tila nagugustuhan niyang ginagawa nito. You don't even know how to flirt with a man. How can I expect you to please me in bed? And you want me to pay $500,000? Then get out of my way. I will find someone who is willing. Matapang ni Danikang sagot. Sino? Yung congressman na yon? Believe me, babe. Hindi ka sanay sa mga ganong tao. Alam kong alam mo ang asset mo at maaakit mo sino man dito. But he will eat you alive at hindi mo magagawang kumawala kapag nagkataon. Problema ko na yun, Mr. Sandro. Pagtatama nito sa kanya. If you are going to fill my bed, you should at least know my name. So, pumapayag ka na? Ngumiti at halos gusto niyang matunaw. Pero wala sa plano ni Danik ang maakit dito gaano man kalakas ang dating nito sa kanya. My place or yours? Tanong nito. Cash or check? Then it's my place. Nasa kondong cheque ko. Paano ko nakakasigurong magbabayad ka? Wala pa ako nilokong tao sa tanang buhay ko at wala kang choice kung hindi magtiwala. Tumayo ito tinatakang kamay niya. Mabilis silang nakalabas ng club at nakasakay sa kotse nito sa parking. Sa daan ay halos walang nagsasalita sa kanila. Tahimik lang ito nagmamaneho at siya'y nakatingin lang sa labas. Alauna pasado na't habang humahaba ang oras na kasama niya, ang lalaking ito'y lumalalim ang atraksyon nito sa kanya. And she can't afford to get attracted to this man. Kailangan pagkatapos ng isang gabing ito ay hindi na sila muling magkita kahit ano pa ang mangyari. Malaki ang kondo ni Sandro sa Makati na nasa 20th palapag at tanaw doon ang buong syudad. Kompleto sa kagamitan na halatang mamahalin lahat. Nang tinanggal nito ang botones sa polo nito ay tumambad sa kanya ang mabalahibo nitong dibdib. Napalunok si Danica at iniwas ang tingin dito. You should start kissing me. Kailangan ko masulit ang kalahating milyon. Wika nitong nagbukas ng alak at naglagay ng laman sa 2 kopita. Inabot nitong isa sa kanya na kaagad niyang ininom sa kalagayan niya ngayon ay kailangan niya ng maraming alak. Easy, wika naman itong makitang nilagok niya lahat ng laman at nang hingi pa ulit. Baka naman imbis na masulit kita ay tulugan mo lang ako. Pumasok to sa silid sandali at nagpaglabas nito'y dala ng cheque. Tinitigan ni Danica yon saka sinilid sa bag. Kahit paano inasolusyonan na ang isa niyang problema. Pero ang pangalawa ay hindi pa. Kung paano siya magbabayad sa lalaki kung nihalik ay wala pa siyang karanasan. Nakatayo ito sa harap niya na tila naghihintay kung ano susunod niyang gagawin. She tiptoed and reached for his lips. Ngunit dahil matangkad ito'y kinawit pa niyang braso para ito yumuko. Nang mailapat ang mga labi sa binata hindi ito kumilos. Hindi rin ito tumugon. Huminto siya at bumitaw sa leeg nito. I can't believe that after I paid you a big amount, you still have to teach you things you should do. Pagalit nitong sabi. Hinawakan nitong baba niya at ito mismo ang humalik sa kanya sa marahas na paraan. Haba ang kamay ay mabilis na pumalibot sa bewang niya. Lumalim ang halik nito na kagad niyang tinugon sa paraang alam niya. His kisses went rough and wild. His hands started to explore her body. Sandalitong nagtanggal ng pangitaas, saka muli siyang hinalikan. Naramdaman ni Danica ng bahagya siyang inangat nito habang walang tigil sa paghalik. Hanggang sa maramdaman niyang inihiga siya nito sa malambot na kama. Bumaba ang halik nito sa leeg niya habang kamay ay naglalakbay sa ilalim ng damit niya. Nang tinanggal nitong jacket at blouse niya, hindi siya tumutol. She need to surrender her body to him as they have agreed. Ang nakapagtataka ang pagtugon ng sariling katawan. She was never as bold as she is right now. Ang kamay niya'y gumawa ng sariling paglakbay sa dibdib ng binata. That's it, Danica. Touch me. Panas nito sabi at tuluyan siyang inangkin ng lalaki. Nang matapos, binagsak nito ang katawan sa tabi niya. Kinuha ni Danica ang kumot at tinakip sa katawan habang pinipilit na huwag umiyak. Wala nang alak sa katawan niya at gising na gising ang diwa niya. I'll make it up to you, I promise. Wika ni Sandro at niyakap siya ng binata. Wala pang ang kalahating oras ay sinimulan siya nitong halikan muli hanggang sa muli siyang matangay. Sa 2nd pagkakataon ay wala nang sakit at totoong bumawi ito. Nakatulog ng binata pero si Danica hinintay na lang ang mag-umaga para makaalis na. Ipinangako niyang hindi-hindi na sila magkikita pang muli. 5 ng umaga nang bumangon si Danica at isa-isang sinuot muli ang damit na nakakalat sa sahig. Pagbaba niya ay madilim pa halos ang paligid. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa apartment sa Quezon City. Pagdating ni Danica ng apartment ay pinilit niyang matulog. Hindi niya kailangang balikan ang mga nangyari. Wala siyang dapat pagsisihan. Nang pumasok sa isip ang mukha ng binata ay pinilig niya ang ulo.
Wala siyang karapatang mangarap na magkagusto ito sa kanya dahil isa siyang bayarang babae sa paningin nito. Nang sa tingin niya hindi na siya makakatulog ay nakaganda na lang siya nang gamit at nagpa siyang maagang pumunta sa ospital. Habang nasa daan ay sinubukan ni Danica ang tawagan si Lizette na noon ay pauwi pa lang din sa bahay nito. Sinabi niyang anuman ang mangyari ay hindi siya nito ituturo kung saan siya naroon. Tama ng isang gabi, hindi siya tutulad sa kaibigan na ginawa ng trabaho ang ganong gawain. E diniposit niya kaagad ang cheque dahil tatlong araw pa yon bago papasok sa account niya. Hindi niya gustong wedruhin ang personal dahil tatawagan ng bangkong binata at malalaman nito kung nasaan siya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.